Okay, so ito yung dapat papuntang Alapala. Ayan na siya! Laking plug. Oo. So, bigyan natin ng konting background sa Battle of Alapan. So, ito yung first Filipino victory pagkatapos makabalik ni General Emilio Aguinaldo sa bansa natin. So, dinala siya dito. Sinakay siya ng mga Amerikano pabalik sa Cavite. So, ito na siya. Ben, shoutout! Shoutout ka na, sinong shoutout mo? Shoutout sa Bolo na. Sa Team Bolo na. Kasa? Wala. Special participation pa rin. Lau, mga anak mo. Oh, makikita niyo na si Daddy sa ano, sa YouTube. Hi guys. Dito kami sa Imus ngayon. Visit tayo lang namin. Okay, so backgrounder tayo ulit sa Battle of Alapan. So naganap siya ng May 28, 1898. So nakabalik na si General Aguinaldo uli dito. Sinundo siya ng mga Amerikano. Tagal na, 1970 pa eh. 1970 yung marker. Pok na ito ng Alapan, Imus, Cavite noong Mayo 28, 1898. Ipagtagumpay ang kauna-una ang labanan sa mga hangganan ng kawit ng muling magbagong lakas laban sa Espanya ang himagsika. Tinatag ni General Emilio Aguinaldo ang labanang ito, ang naging palatandaan ng ating matagumpay na pagpapunyaging may bagsak ang paghahari ng mga Kastila at ng pagsilang ng unang republika ng Pilipinas sa pokling ito. Unang iwi ng gayway ang bandilang Pilipino. Dito talaga yung unang flag raising. So battlefield. Sa battlefield siya naganap. Hindi yung conception natin na on the night of the 20th of May 1898, General Aguinaldo sent General Luciano San Miguel to the revolutionary commands of Manila, Laguna, Batangas, Tayabas, Bulacan, Morong, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, and other military districts to carry out the orders to rise against Spain. On the 25th of May, 1898, Teatro Caviteño was established as Aguinaldo's Quarter General or Military General Headquarters. Aguinaldo later transferred his seat of government to the former Casa Gobierno Civil of the Spanish authorities in Cavite Puerto. While he was at the Casa Gobierno Civil, the long-delayed arms shipment consisting of 2,000 rifles, 200,000 rounds of ammunition, and other special armaments arrived at the dock of the Cavite Arsenal. The armaments were immediately distributed to various provinces. In the evening of the 27th of May, in preparation for the general uprising scheduled for 31st of May, the Revolutionary Army of Cavite began reinforcing the Filipino rebels in Alapan with the newly arrived firearms and ammunition.
The stage was thus set for a major battle. Battle of Alapan. On the 28th of May, while distributing firearms, Aguinaldo's army encountered a Spanish column composed of 300 naval infantry led by Captain Pedro Janolino. The Spanish general Leopoldo Peña, who commanded 2,800 men loosely scattered across Cavite, sent out the troops. Aguinaldo's soldiers attacked furiously at close range, armed with bamboo cannons and Mauser rifles, and overcame the heavy Spanish resistance. They had much more ammunition than the Spaniards. After 5 hours, the latter ran out of bullets and surrendered to the Filipinos. Over 6,000 men under Capitan General Artemio Ricarte, father of the Philippine Army, Generals Luciano San Miguel, Mariano Noriel, and Juan Cailes harassed Peña's troops around Cavite greatly. Spanish infantrymen from Manila rushed to reinforce Peña, but rebel units of General Paciano Rizal and Pio del Pilar stopped them in Laguna. After the Battle of Alapan, Aguinaldo marched to Cavite Puerto with some 300 Spanish captives, including Leopoldo Peña himself. In celebration of the first big victory of the Filipinos, Aguinaldo brought out the Philippine flag, and in the presence of his men, their captives, and a large triumphant crowd, hoisted up a flagpole amidst tremendous applause and spontaneous cheers for the independent Philippines. Okay, so dito na tayo sa may Battle of Alapan monument. So merong statue doon. Si Inang Laya yata yan, yung pinangalan nila. So ito malamang yung hindi rin sufficient yung knowledge ko kung ito mismo nga talaga yung battle site nung Alapan. Pero ito ngayon yung dinesignate ng local government ng Imus na gawing site nung commemoration nung Battle of Alapan. So, ang Battle of Alapan, nangyari siya May 28. So, ang nangyari nun, pinamahagi na ni General Aguinaldo yung mga armas na galing sa Hong Kong, sa China. Yung shipment na yun, dinala. Medyo delay siya. Pero, pagdating niya dito sa Cavite Puerto, nakipagkita na siya dun sa liaison ng mga revolutionary forces sa Bataan. At si General Pantaleon Garcia yung inatasan niya na magbigay ng mga utos sa iba't ibang military districts, Laguna, Tayabas, Morong, Tarlac, Nueva Ecija, para simulan na yung pag-aaklas laban sa mga Kastila. So itong Battle of Alapan yung first major engagement nila na nakipaglaban sila sa mga troops ng mga Kastila. So mga 5-hour battle daw yung nangyari dito. At sa 5-hour battle na yun, since freshly resupplied ang mga tauhan ni General Aguinaldo, yung mga Kastila, naubusan sila ng ammunition at sumuko sila. At ang nangyari, napasuko ni General Aguinaldo yung mga Kastila, dinala niya sa may Cavite Puerto yung mga prisoners of war nila, mga 300 na Kastila daw yung nandun. So yun yung outcome ng Battle of Alapan.
Okay, so dito na lang muna natin tatapusin yung episode natin for History by Bike. At syempre, special mention natin yung mga kasama natin ngayon na nagpunta doon sa Alapan, sina Bien, si Lau, tsaka si Jonel. So, thank you. So, hanggang dito na lang natin siya tatapusin yung episode natin for History by Bike. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. And this is History by Bike, and see you sa mga susunod pa nating episode. Thank you.